sa taong lumilimot, awa mo'y ilong. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik na may kadakilaang lantad sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kaniyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan.
ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Gipin at utos mo'y tutuparin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hudeya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol ng aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nagninilay ngayong panahon ng Adbyento. Ngayong ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. At kung mapapansin po natin nitong mga nakaraang araw, may kanyang-kanyang kwento tayong napakikinggan sa ating Ebanghelyo. Kahapon po sa ating Ebanghelyo, napakinggan po natin ang pagbati ng anghel kay Maria. At kasama ng pagbati ng anghel kay Maria ay nagdala siya ng mabuting balita. At ano po ang mabuting balita na dala ng Anghel Gabriel kay Maria? Na siya ay magdadalang tao at ang kanyang ipaglilihi ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Sa madaling salita, siya ay magiging ina ng Diyos. Kung mapapansin po natin marahil mga kapatid, nandoon sa simula yung kagulumihan na ni Maria. Nandoon sa simula marahil yung takot ni Maria. Pero sa bandang dulo ng ating Ebanghelyo kahapon, ang sabi ni Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Alam niya marahil na siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Alam niya marahil na siya ay gagabayan ng Diyos. At kasama noon, marahil si Maria nakaranas at nakaramdam ng tunay na kagalakan. Mga kapatid, ilang araw na lamang po, alam natin na sasapit na ang Kapaskuhan. Pero magandang tanungin sa ating mga sarili, ano po ba ang nagbibigay kagalakan sa Pasko? Sa sarili natin, ano po ba ang nagbibigay ng kagalakan? Marahil sasabihin ng ilan,
puno ng kasiyahan ng Pasko kapag nakatatanggap ako ng regalo. Puno ang kasiyahan ng Pasko kapag nakakatanggap ako ng bonus. Puno ang kaligayahan ng Pasko kapag namimili ako. Kapag dumadalo ako ng mga parties, puno ng kaligayahan. Pero magandang tanungin din, sino ang nagpapaligaya sa atin ngayong Pasko? Marami magsasabi sa atin, pamilya. Pero may magsasabi rin, Father, malungkot ang Pasko ko. Naghiwalay kami ng boyfriend ko eh. No? Umalis ho ang nanay ko ng ibang bansa. Malungkot ho, iba ang Pasko. Pero kung tutusin mga kapatid, ang kagalakan ni Maria, saan nagmula? Hindi sa takot, hindi sa pangamba, ni hindi kung kanino man. Puno ng kagalakan si Maria dahil kay Jesus. At nawa po mga kapatid, yan yung isang bagay na huwag nating makakalimutan ngayong darating na Kapaskuhan. Mawalan ka man ng bonus, mawalan ka man na matanggap ng regalo, may mga umalis man o may mga nawala sa buhay natin, patuloy pa rin tayong magalak dahil alam natin na kasama natin si Jesus. Dahil ang Pasko ay patungkol kay Jesus at walang Pasko kung wala si Jesus. Kaya tunay na maligaya ang Pasko hindi sa mga regalo, kundi tunay na maligaya ang Pasko dahil kay Jesus. At yun po ang naranasan ni Maria. Kaya nga, ano ang sabi doon sa ating ebanghelyo? Madali siyang pumunta, nagmamadaling pumunta sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At ano ang kanyang bitbit? Yung kagalakan, ang bitbit ni Maria. At sino ang nagbibigay muli ng kanyang kagalakan? Si Jesus. At yan marahil ang hamon sa atin ngayong darating na Kapaskuhan. Sino ba ang bit-bit-bit natin kapag tayo ay magkikita-kita, kung tayo ay magdadalaw sa isa't isa, kung tayo ay magkakatipon bilang isang pamilya? Kung gusto natin ang kagalakan, wag lang regalo ang bit-bitin. Wag lang pagkain ang bit-bitin. Bit-bitin ninyo si Jesus. Pero wag niyo akong sisisihin ha. Kasi baka pag nag-family reunion kayo, wala kayong bit-bit na pagkain. No? E potluck. No? E sabi nung pari sa Quiapo, ang bit-bitin lang namin si Jesus. Pero sana ho naiintindihan natin na ang kagalakan na pwede nating maibahagi sa iba, nagmumula lamang kay Jesus. Kung maligaya ang Pasko dahil kay Jesus, ibahagi mo itong kaligayahan na ito. Huwag mong ipagdamot ang kaligayahan na ipinagkaloob sa iyo ni Jesus. Pangalawang bagay, magandang mapagnilayan ang sinabi ni Elizabeth kay Maria. Ano ang sinabi ni Elizabeth kay Maria? Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sino nga ba naman si Elizabeth at dadalawin siya ng ina ng Diyos? At ano ho yung magandang mapagnilayan dito? Nakaranas ng tunay na kagalakan si Elizabeth dahil nasa kanyang puso ang kapakumbabaan. Sa panahon po natin ngayon, hindi na natin tinatanong yung tanong ni Elizabeth, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ano yung tinatanong natin ngayon? Hindi mo ba ako kilala? Di ba sa panahon natin ngayon, kahit saan ka magpunta, sitahin ka man, nino man, anong unang sasagot natin? Hindi mo ba ako kilala? Nung pinagninilayan ko nga ho ito, naalala ko yung karanasan ko eh. Nahinuli ako ng traffic enforcer
beating the red light. Sabi ko, magmimisa po kasi ako diyan sa susunod na parokya. Sabi sa akin ng traffic enforcer, ano ho ba kayo? Sabi ko, ang yabang ko. Sabi ko, pari ako. Akala ko, palulusutin ho ako ng traffic enforcer. Ang sabi ho ng traffic enforcer sa akin, pari ka pa naman. Self-entitlement, pagiging mayabang, at ang mga taong mayabang, kailanman hindi makakaranas ng katgalakan sa buhay. Si Elizabeth, nagagalaw sa tuwa ang bata sa kanyang sinapupunan dahil nandoon yung kanyang kapakumbabaan. Sana po, ganun din ang disposisyon natin. Hindi na po kailangan ng mundo ng mayabang. Ang kailangan ng mundo, yung taong marunong magpakumbaba. At ang taong marunong magpakumbaba, nagbabahagi ng tunay na kagalakan na nanggagaling kay Jesus. Kung tutuusin mga kapatid, wala naman talaga tayong pwedeng ipagyabang. Dahil ang lahat ng meron tayo, hindi lang dahil yan sa kagalingan natin, kundi lahat ng biyayang tinatanggap natin ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, bitbitin natin, kagaya ni Maria, ang kagalakang ibinibigay ni Jesus. At mabibitbit lang natin ang kagalakan na ipinagkakaloob ni Jesus kung ang puso natin hindi mayabang, kundi marunong magpakumbaba. Amen. Magsitayo ang lahat. Naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninanais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama sa nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Ang ating panalangin, maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kaniyang kaharian. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa kaming naming ipahayag ang iyong pag-ibig
sa pamamagitan ng buhay na uukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus ang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8:00 AM hangang 5:00 PM. At kapag Biyernes at Linggo, 5:00 AM hanggang 8:00 PM.
Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay sinawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulalaki ka namin.